Gusto nang tukuyin ang PNP bilang area of immediate concern ang bayan ng Marcos sa Ilocos Norte. Sa loob lang kasi ng buwang ito, dalawang kandidato sa pagka-mayor ng bayan ang tinambangan. Isa sa kanila ang namatay. Nagpaalala naman ang COMELEC tungkol sa paghingi ng security escort ng mga kandidato. Live mula sa Quezon City, my report, si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, gaya ng ano nabanggit mo, dalawang hinihinalang election-related shooting incidents na ang naire-report dito sa may bayan ng Marcos sa Ilocos Norte. At inalam din natin kanina, o ngayong buwan pa lang ito na Pebrero, at kanina inalam din natin sa COMELEC at sa PNP yung proseso ng pagre-request ng security detail para sa mga kandidato. Tad-tad ng bala sa dibdib at wala ng buhay na bumulagta ang barangay chairman at kandidato sa pagkaalkalde na si Alfredo Arce ng Diomonoy Tambangan ng riding in tandem sa bayan ng Marcos, Ilocos Norte bandang alas 2 ng hapon itong Sabado. Sa inisyal na investigasyon, pauwi na si Arce sakay ng kanyang motorsiklo ng maganap ang krimen. Tumakbo pa raw ang biktima papasok sa isang bahay pero hinabol siya ng mga sospek. Dalawa pa ang sugatan matapos tamaan ng bala habang nakasakay ng pampasaherong jeep na napadaan lang sa crime scene. Special concern po pwede, pero yung COMELEC control, hindi naman tayong ano, kasi ano naman eh, alamin pa natin kung ano talaga ang pangyayari rito. Ito na ang ikalawang insidente ng hinihinalang election-related violence sa bayan ng Marcos sa buwang ito. A 4 ng Pebrero nang pagbabarilin din si incumbent Mayor Salvador Pilios na nagtamo ng mga sugat sa paa at kamay. Sa kabila ng umiiral na election gun ban, batid ng Philippine National Police na may nakakalusot pa rin mga insidente ng karahasan ngayong panahon ng eleksyon. Pero giit ng PNP, mahigpit nilang ipinatutupad ang gun ban kontra krimen. Dito pa lang sa Metro Manila, kung magkukumpara tayo by month, ano, January 2013, nung mula nung nag-implement tayo ng gun ban, ikumpara natin to nung January ng 2012, bumaba po ito ng 60%. We will advise our ground commanders, inaabisuhan yan ni GPNP na talagang maging mas matindi sa kanilang mga operations. Maliban sa ibang government law enforcement agencies gaya ng AFP, NBI at sa mga private security service, kabilang ang PNP sa mga maaaring magbigay ng security detail sa mga kandidatong nag-request nito. Alinsunod sa Resolution Number 9608 ng COMELEC, mula sa posisyong gobernador pataas, otomatikong makakahiling ng security detail ang isang opisyal ng pamahalaan, tatakbuman o hindi sa darating na Mayo. Para naman sa mas mabababang posisyon, kalimitang inaabot ng isang linggo ang evaluation kung may banta talaga sa buhay ng isang kandidato. Kung private security ang nais ng candidate, kailangang otorisado at updated ang mga papeles ng security agency. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, mahigit 100 government officials ang nag-acquire ng security detail habang umiiral ang election gun ban. Sa mahigit 200 opisyal ng gobyerno na humiling ng authority to employ security detail, 5 ang hindi inaprubahan ng COMELEC. Generally, ang maximum na ibinibigay natin ay 2. Kung sa palagay ng kandidato ay nangangailangan sila more than the 2 na nire-request nila, well, i-request nila at i-justify lang nila. Marami naman yung gustong tumulong na bukal sa kaluban nila sa pamamagitan ng daanin sa eleksyon, yun nga, delikado. Kung kaya naman nilang kumuha ng escort, siguro sa tamang paraan, kailangan din po siguro. Meron talagang mahilig lugar na medyo ano yung kwan, yung politika. May lugar naman na medyo maayos yung takot. Yung iba, inaabuso eh. Jessica, idagdag din natin na sa listahan naman ng PNP ay meron ng mahigit 800 o 800 na mga hotspots o yung mga nasa election watchlist ng PNP. At pinakamarami nga rito sa bilang na ito ay mula sa Ilocos Region. Jessica? Okay. Sa tanda ko, Cedric, I may be wrong, no? Pero mula nung nag-umpisa itong gun ban, parang araw-araw merong election-related na incident involving guns. Yeah, actually Jessica, as of January 7 hindi pa nakapagbigay ng update sa ngayon ang PNP. Meron ng 17 meron ng mga tinatawag nila na intensified rivalry sa buong Pilipinas ano. Included dito yung mga 17 na gubernatorial seats ano at 163 almost 200 nga na mga mayoralty posts naman ano. Ang tinanong natin kanina sa PNP kung effective ba itong gun ban na yung efforts nga na
lesson yung mga ganito. Ang sinasagot sa atin ng PNP, as far as they are concerned, ay papuspusa naman daw yung kanilang security efforts dahil in fact 60% daw dito pa lang sa Metro Manila ng mga insidente ng krimen ang nabawas kumpara doon sa, o mas mababa ng 60% yung krimen dito pa lang sa Metro Manila kumpara doon sa 2012, Jessica. Okay, at kadalasan pala pag humihingi ng security, pulis talaga yun ang nakasaad sa batas. Hindi pwedeng mga sundalo o ibang services ng armed forces. No. Talagang pulis ang binibigay na bodyguard. Yeah, actually Jessica, ang sabi ng PNP, pwede rin daw yung AFP. Oh. Yes, and in fact, pwede rin na nakasaad dun sa election code o sa resolution nga, pwede rin yung mga NBI, at pwede rin yung mga private security services as long as they are accredited ng PNP ng gobyerno at meron silang mga sapat na papeles, yung kanilang mga firearms ay lisensyado. At syempre, subject for approval pa rin ito ng PNP at ng COMELEC, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.